Brownout sa tag-init, yan ang pinangangambahang mangyari ng Meralco kasunod ng pinalawig na temporary restraining order ng Korte Suprema sa power rate hike. Kung utang daw ang inaalala ng Meralco, tanong naman ng Department of Energy, hindi ba nila ito kayang paluwalan? Balita hatid ni Julio Segovia. Kung si Energy Secretary Jericho Petilla ang tatanungin, dapat paluwalan muna ng Meralco ang nabiti nilang mga bayarin. Bunsod ng hindi nila nasingil na mahigit 4 na pisong rate hike noong Disyembre. Lalo ngayong pinalawig pa ng Korte Suprema ng 60 araw ang temporary restraining order sa rate hike. Hindi naman zero cash yan. Okay, kahit papaano merong pondo yan na kung hindi man niya kayang bayaran ng buo, kahit man lang partial muna para hindi lang ma-disrupt ang service. Sa TRO extension na inisyo ng Korte Suprema, isinama ng generating companies na kinuha na ng supply ng Meralco noong Nobyembre at Disyembre kung kailan naka-maintenance shutdown ng Malampaya Natural Gas Facility. Pero hindi kasama sa TRO ang generation cost ng isang buwan. Sa kwenta ng kumpanya, aabot na sa 18 billion pesos ang utang nila sa generating companies. Considering that generation charge ay pass-through, baka mahirapan din tayo na maghanap ng ipapambayad sa isang bagay na hindi naman natin nakolekta. No? Kaya namimiligro raw na makaranas tayo ng brownout ngayong tag-init, sabi ng Meralco, kung hindi sila makakabayad sa power generating companies. Bukod pa riyan, babala ng Energy Department, magiging manipis ang supply ng kuryente ngayong tag-init dahil sa taas na konsumo. Pag merong bumagsak na isang plantang malaki na hindi mo naman mahulaan, magkakaproblema tayo. Para may maipambayad sa mga generating company, sa Energy Regulatory Commission na tumakbo ang Meralco para agad na mabawi ang higit 5 piso kada kilowatt hour na naantalang dagdag singil noong Enero. Ang petisyong ito, dadaan para sa butas ng karayom bago madesisyonan ng komisyon. Pero ang ilang grupo, ikinakasana ang pagharang dito. Kung i-TRO mo yung 4 pesos, dapat i-TRO din yung 5 pesos. Mas matindi ang dagok nun sa atin eh. Kung fa-file sila sa ARC, lalabanan namin yun. Julio Segovia, GMA News.